dito sa administrasyon ni Digong nyo, nagulat ako eh. Ang dami ditong napuesto. Ha? Bagay, hindi lang ngayon. Nagsimula itong natuklasan ko sa panahon pa lang ni Gloria Macapal Arroyo. O, isa na dyan sa may mga falsifikado, si Lito Atienza, mga kaibigan, tsaka yung mga anak niya. O, diba yung isang anak ngayon ni Atienza eh, yung si Alipunga, ha? Si Alligator Atienza, eh nakapuesto sa DICT bilang undersecretary. Ano natapos niyan? Kumandidato pa sa Maynila yan, ilang beses, talo eh. Mga kaibigan eh. O ano natapos niyan? Nakakuha yan eh ng mga diploma sa lungsod ng Maynila, sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Doon sa tinatawag na ETIAP program eh. Mga kaibigan, yung papasukan mo ito ng isang taon lang, ha? Once a week, pero papasok ka buong maghapon. O pagka natapos mo yun sa isang taon, ang katumbas nun, nakagraduate ka na merong degree. Ha, mga kaibigan? Isipin ninyo si Atienza, yung vice presidential candidate ni Pacquiao, eh, magkasunod. Nagtaka ako, nagulat ako eh. O, magkasunod, nakakuha siya ng diploma na bachelor's degree kasi wala rin siyang natapos. O, sa PLM. Mga kaibigan, pagkatapos ng isang linggo, nakakuha naman siya ng masteral. Paano niya nagawa yun? Napagsabay mo yung masteral tsaka yung degree? E mayor ka ng Maynila, bakit nila ginawa yan? Sinalaula nila yan eh. Pati mga anak, pinabigyan ng gano'n, no? Ginamit nila yung para sa kanilang sarili, yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ginawa nilang diploma mill. Eh dahil walang kumikibo, mga kaibigan, kaya hanggang ngayon, malaking racket pa rin ito sa lungsod ng Maynila. Mga kaibigan, ito yung kinukwento ko sa inyo na isinulat ko yan sa aking column. At nung mabasa yan ni Mayor Alfredo Lim, ipinatawag ako sa opisina niya para liwanagin ko sa kanya kung ano yung lumabas na yon. At pinatawag niya mismo pati yung secretary to the mayor na kumpare niya. Sipin ninyo yun ha. Si Gary B, si Garay Blas, ela, namatay na raw eh. Mga kaibigan, pinatawag niya yon. Oh, mga kaibigan, at pinaliwanag ko na ganon, ah, ang modus na ginamit yan sa panahon ni Atienza at ang ilang mga opisyal nakaupo ngayon sa City of Manila. Mga kaibigan, natuklasan ni Mayor Lim, mga kaibigan, yung racket na yon at pinaimbestigahan sa kanyang sekretary. Dahil yung sekretary na yon, siya ang concurrent acting president ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ngayon, pagkatapos ng pag-uusap namin, tinawag ako ng isang mataas na tauhan ni Mayor Lim. Ang sabi niya sa akin, nasaan niya yung mga dokumento? Ha? Mga dokumento ng isinulat mo. Eh sabi ko, nasa akin. Bibigay ko ba sa'yo? Kailangan mo ba ng kopya? Ang sabi niya, hindi. Yung kopya ng mga ebidensya, Juan, ibigay mo kay Vice Mayor Isko Moreno. O, dahil sila ang council eh. Di ba? Pwede nilang imbestigahan yan eh. Di ba? Ang akala ko, buong akala ko, talagang mag-iimbestiga. Yung pala, magsasabuatan. Tinawagan ko pa si Isko, ibinigay sa akin nung tauhan ni Mayor Lim yung number niya. Tinext ko. Sabi ko, nasa akin yung mga dokumento.
At ang sabi, kailangan mo raw ng kopya. Paano ko maibibigay sa iyo itong dokumento? Eh, sabi niya eh, pakidala mo na lang anya dyan sa Cafe Adriatico. Oh, ito sa Remedios, di ba? Oh, eh, pakidala mo ron at iwan mo na lamang doon sa kahera. Oh, hindi niya pinadala yan sa akin sa opisina niya. Ipinadala niya doon sa kuwang Cafe Adriatico, yung tambayan niya noon. Mga kaibigan, at ang bili niya sa akin ay iwan ko sa kahera, sa cashier. O, ganun ang ginawa ko. Ha? Per instruction ni Isko Moreno. Mga kaibigan, iniwan ko ron na ang buong akala ko, imbestiga nila. Hindi, nagsabuatan sila nung ano eh, nung secretary ni Mayor Lim. Hindi alam ni Mayor Lim yun. At napagtanto ko na nagsasabuatan sila, kailan ko nalaman? Nalaman ko na lamang po yan noong magpasa ng kwanho, ng ordinansa itong City Council sa pamumuno ni Isko Moreno bilang Vice Mayor, ordinansa na ini-exempt o ipinupuera sa pagbabayad ng buwis yung pong kumpanya ng Smart Communication. Ha? Ipinupuera sila, hindi na sila sisingilin, ililibre sila sa pagbabayad ng buwis sa lungsod ng Maynila. Bakit ko na lamang magkasabwat? Kasi po nung pirmahan nila yung ordinansang yan, itinao nila, wala dito si Mayor Lim. Ha? At ang acting noon ay yung secretary to the mayor na nag-certify, pumirma, sumang-ayon doon po sa ordinansang yun. Kaya nung bumalik dito si Mayor Alfredo Lim, galit na galit si Mayor Alfredo Lim at naglabas ng statement sa media na hindi niya pipirmahan yung pong ordinansang yun sapagkat disadvantageous yun sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. At marami pang issue yun. Yun eh, discriminatory yun. Hindi ka pwedeng magpasa ng batas na mamimili yung batas. Itong Smart exempted, yung Globe hindi. At yung iba pang mga communications company na nagbabayad din ng buwis sa Maynila. Eh sabi ni Mayor Lim, napakalaki ng ibinabayad ng Smart sa Maynila. Isang taon, mahigit 100 milyon kada taon ang binabayad niyan. Ayun ang ibig sabihin nun. Bakit nila ipinwera? Magkano? Vice Mayor pa lang yan, ha? Si Isko Moreno. Kaya di ba sinabi natin sa inyo eh, ako po ay nagpagawa ng affidavit, mga kaibigan, para ipasuspinde itong si Isko at yung mga konsihal. Pati na kung sino yung mga pumirma ron. Eh, yung isang tao rin na yun, ni Mayor Lim, na nagpabigay sa akin ng dokumento kay Isko Moreno, ang nagsabi sa akin na ipaalam mo muna yan kay Mayor. Ha? Eh, kasi marami kang sasagasaan dyan. Eh, pinaalam ko kay Mayor. Alam nyo, mabait si Mayor Lim eh. Ang sabi ni Mayor Lim, di bali na, pabayan mo na yan. Hindi ko naman pinirmahan yung ordinansa eh. Oh, mga kaibigan, baka sabihin eh, inutusan pa niya ako, di ba? Inutusan niya ako para mag-file ng kaso. Alam ba ninyo kung sino gumawa ng draft nung aking isasampasana sa Malacañang na kaso? Si Yumaong attorney Alan Pagya. Alam niyo naman si Alan Pagya, diretsong abogado rin 'yun. Mga kaibigan,
ayaw din nun ng mga katarantaduhan. Ikinuwento ko sa kanya yan at siya nagsabi sa akin, gusto mo ba talagang mag-file ng kaso? Sige, ako gagawa, ha? Ako mag-gagawa nung iyong affidavit na ipapile. At sabi niya, mas madali kung yan ay ipapile mo sa Malacanang. Kasi nung mga panahon na yon, katatapos lang ipatupad ng Malacanang yung kaso, yung suspension order laban kay Gwen Garcia, yung governor ngayon ng Cebu, di ba? Oh, ayan, pinasuspindi ng Malacanang yan, di ba? Ayaw pang umalis dun sa kwan eh, sa Kapitolyo eh. Oh, nagkumuha pa ng mga tao ron eh. At kung ano nung drama pa ginawa eh, dahil sa katiwalian. Eh, pero dahil sa pakiusap ni Mayor Lim, sinabi niya sa akin, hindi ko naman pinirmahan yan eh. Oh, kaya pabayan mo na lang sila. Oh, mga kaibigan, huwag mo na ituloy. Yun ang sinabi sa akin ni Mayor Lim, na pinagbigyan ko naman si Mayor Lim. Tama naman siya, hindi naman siya sang-ayon doon. Kaya lang, eh, hindi ko pwedeng hindi mahindian eh, si Mayor Lim eh. Kasi lilikha ito ng malaking gulo sa lungsod ng Maynila. Actually, yung mismong pangyayaring yun ang naging dahilan kaya kumala si Isko at yung mga sindikatong konsihal niya diyan sa Maynila sa partido ni Mayor Lim. Kasi nabuko sila at hindi hindi nakipag sabuatan sa kanila si Mayor Alfredo Lim. Tonight.